Hi guys! Welcome to another Moto Feature Saturday. Today guys, kakaiba ang ating motorsiklo dahil ibang brand na to at ito yung first ko ma-feature ang BMW. O, di ba guys? Okay, ito na! Ang ating inaabangan din. At saka ako inaabangan ko rin makita itong BMW R 9 T. So, we are very lucky today. At yung friend ko, i-share sa atin ang kagandahan ng BMW na ito. Kaya ako nagustuhan ng R 90 kasi classic siya. Yeah. At itong medyo in ngayon. Oo. Maraming may gusto mag-try ng ganito eh. Yes, yes, tama. Saka yung mga classic and retro at BMW. Yes, diba? BMW kasi. Oo. So, pero pang ilan mo na ba siya motor? Para pang apat ko na to. Ah, so what were your previous motorcycle? Oh, nag-start ako sa Vespa. Ah, last ngayon. Year lang. So after Vespa, nag Z1000 ako, oh, Kawasaki. Okay. After nun, nag XSR 900 ako. Okay. So ito na yung third. In a way, pero ito yung third. Sa big bike. Sa big bike. Mm-hmm. Dami mo na rin pala pinagdaan. Pero nag-start ka talaga 1,000 at atapang a tao ka. Ayun nga, oo. 1,000 cc kagad. So parang sanay ka na rin. Since this is 1,000 na rin, parang from 1,000, tapos nag- XSR ka, 900. Tapos ito na, 1,200. Mm-hmm. Tapos I believe you still have now your back to XSR. XSR. Meron pa rin siya isa, guys. Talaga mukhang labo rin din yun. Kailan mo siya nabili, itong BMW ito? Nakakuha ko ito, itong January lang. Ito January. Ang nung year model ba? Pero ito year model ito, 2018. Ah, 2018. Mm-hmm. So you bought it at how much? Just to give them an idea how much yung isang... Nakaka ito 1M. 1M. Mm. Ang brand new ba niya? Ang brand new niya, 1.150. Nice. Pakikita sa atin ngayon ni MJ yung mga features ng BMW na ito. Starting from the... Front. Yung size niya is 100, 120 by 70 by 19. No? Then, Brembo na rin siya pala, guys. Brembo brakes, dual disc, with ABS. Yan. Red seller tire siya. We have the telescopic forks, then, etong headlamp niya is, ano pa, halogen pa siya, no? Halogen. Uh-oh. Stock niya halogen. Pati din the turn signals, hindi pa siya LED. Pero, goes with the classic style. Retro look pa rin, diba? This one with the rear tire naman niya, guys, is 190 by 55 by 17. Yes. So, single disc brake, single swing arm, guys. Wala siya dito sa kabila. Yun yung kagandahan ng BMW na to. So, here naman, MJ, this engine is 1,200cc, right? Yes. Oo, pero nakalagay ato 1,170cc, but it's close to 1,200 na rin. The engine of this one is boxer type. Ayan o guys, ang ganda o. Ayan sa kabila. Ayan. With the logo. Ayan. Ayan sa kabila. Yun yung uniqueness ng BMW talaga eh. Itong engine type nga dito. Nakalabas. Oo, nakalabas. Kumbaga, pinapakita talaga. Pinayayabang, o di ba? And also, this one is air-cooled, guys. Pero may ginawa ka dito, di ba? Yes. May hinalagyan mo ng fan. That's one solution kung namamblema sila kasi overheat. Overheat. Yun ang pwede niyong palagay, the fan. Exhaust, guys. Hindi namin napakita sa inyo. Ang exhaust nito is Acra na. O, di ba? Goes with the brand, BMW, tapos naka-Acra.
Pero, ano ka dito, may ginawa kayo dun sa exhaust pipe niya, di ba? Yung mid pipe niya. Ah, yes. Bali, ginawa na natin siyang full exhaust. Mm-hmm. Inanggal na namin katalintik niya. Oo. So, para mas malakas. Mas malakas siya. Mas malakas din na hatap. Oo. Ah, so, yun. Made by? Orion. Shout out. So, here naman, nag-tail-tidy ka na pala dito, no, MJ? Yes. Dati, may ano pala talaga to? May mudguard pa ba to? May mudguard siya, lalagyan ng plate. Uh-oh. Tapos nandito yung original signal lights niya. Uh-oh. Pero so ngayon, naka-integrate na siya, mas maliit na, parang nakikita. Pero mamaya pakita natin. Magmukha siyang sleek lalo, no? Mukhang, ano, simple. Mas malinis. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and click that bell icon para lagi kang updated sa ating mga moto feature. At sa mga tao dyan na madalas manood ng aking channel at nakakalimutan ulit mag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe. And please don't forget to like my FB page. So here na mapapakita sa atin ni MJ yung sa handlebar niya and the instrument cover. So with this one, yung mga buttons niya is what's that button? So ito yung button na para mag-change sa menu. Ah, ito. So yan, makikita mo kung ano yung trip A, engine trip. Oo. Clock. Uh-oh. And auto. Okay. Ayan, mababa pa yung auto niya. Mm-hmm. Yung look niya kasi, it's retro, na parang naka-analog, pero with built-in digital pa rin na instrument din. Yes. So, basically, nandyan na rin lahat naman ang kailangan mo malaman, di ba? May gear indicator din, di ba? Yeah. Neutral lang. Naka-neutral. Ah, pero wala siya ko. First, wala. Second gear. Wala rin siyang gas. Indicator. Ah, wala rin gas indicator. Mm-hmm. So, old school. Old school talaga, no? Check lang dito. Retro na retro, no? Yes. Tapos, you have the, what's this? ABS. Oh, off mo? Mm-hmm. Ah, meron siyang switch. Okay. Then the hazard, no? And here is the starter. Start button. Tsaka kill switch. Yeah. Oo. Simple. Simple lang. yun yung pinaka-look talaga ng R90 is just simple. Wala masyadong abubot. Wala na. The classic and retro look, guys. Even with the features and sa handlebar. Mm-hmm. Siyempre, unang tinatanong nila yung seat height. Di ba? Mm-hmm. Napaka-importante kung abot nila, di ba? Tama. I think the seat height of this one's around 31.7 inches eh. So, anong height mo? Oh, 5'7". Mm-hmm. Can you show them kung pag sa 5'7", abot mo ba? Or ba? Oh, wait. Sa 5'7". Nakatipto na ako. Tipto, pero comfortable tipto pa rin. Yeah, comfortable naman. Abot pa rin. Nice. Tapos, sa laki ng tangke, di ba? Yes. Nasa 17 liters, yun nga pagkakalam natin ito eh, yung laki ng tangke, guys. So, yung mga travels mo, bira ka rin magpagas. Yes. Kung dyan-dyan lang, di ba? Yes. And the weight itself, parang nakita ko, it's easy lang naman for you to maneuver or something to handle it. Kasi nasa 200, guys, 220 kilograms yung bigat nito. So, 1-2, di ba? So, 1-2 na cc, 220 kilograms. So, matanong ko lang sa'yo, MJ, how long have you been riding with this bike pala? 7 months. 7 months na? Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin. What was the longest ride you've been to with your longest, Subic din. Subic. Ito na sabihin, niyahin mo na yon. How was the handling of this motorcycle? Okay naman siya for long ride. Uh-oh. Pero depende pa rin sa gagamit. Uh-oh. Like ako, medyo hindi malakas ang katawan ko sa... Ang ko lang dito, nahirapan na ako minsan sa clutch. Ah! Clutch lever. Medyo matigas kasi ang clutch lever. Hindi pa siya as is slipper clutch. Hindi pa. Kaya medyo matigas pa. Medyo matigas lang ang clutch ng R90. Oo. Kaya nakakapagod. So, depende na sa tao, sa gagamit. Pero with your riding position, are you okay with the riding position? Riding position, okay siya. Okay lang siya. Mm-hmm. Kasi na. Parang naka-upright naman, tapos naka-forward naman sa iyo. Wala naman problema. Sa clutch na. So with that riding experience mo with that, sa mga, na-try mo na ba sa mga kurbada, sa mga turns,
Is it easy to... Sa akin, sa first, medyo mahirap. Mabigat kasi. Mabigat. Mm-hmm. So, pero so far, the stability naman niya. Ano masasabi mo? Okay naman. Very stable. Okay. And also, syempre, tinatanong nila dahil 1-2cc to. Yes. Kung maturky siya o hindi. Okay. Maturky siya. Malakas hata. Malakas talaga hata. Diba? Ito yung mga dream bike talaga nila. Mm-hmm. Kumbaga sa huling bike, ito na yung huling bike nila. Ito na, ito na. No? Pero mukhang sa'yo, nagsistart mukhang meron pa itong nasa isip si MJ na iba pang bike. Pero with this one kasi, the fact na pinili mo rin to, you really like the brand din also. Oh, yes, diba? Yes. Did you have any problems with that? Tinatakbo mo siya, nagkaroon ka ba problema sa makina or something? Actually, wala naman siyang problem. Isa lang, mag-ingat lang kayo. Na normally, kasi kung naka-on kayo, tapos bigla kayo bababa, at nakalimutan nyo kahit sandali lang. Nadidiskarga agad siya. Kaya minsan may kakausap agad sa'yo. Patayin mo agad. So yun lang yun. Other than that, everything's okay. Mm-hmm. Even when were you able to try it to ride it sa ulan, muulan? Na-try ko na sa ulan. Okay naman. Okay naman. Don't need to change the tactile. Hindi naman. Makapit naman siya. Yes. So, kasi usually yun yung mga winaware nila pag umuulan, baka magdulas yung pagulo. But with the stock of this BMW, okay naman siya. Yeah, stock niya super okay na. This BMW R 90 is talagang the simple, classic, retro look, no? Yes. Kaya talaga hindi na nila masyadong pinomodel yung mga ano. Kasi yun yung talagang gusto nilang ma-achieve dito sa bike na to. But, kahit retro, tingnan nyo naman ang makina. Hindi papatalo yan kung gusto nyo makapag-habulan, di ba? Anyway, with this BMW, nabanggit mo nga sa akin kanina, parang we have a lot of options to customize it also. Maraming accessories dito. Yeah, actually, ang gaganda sa R90, dahil to stock lang, pwede mo ito i-custom talaga, depende sa personality ng rider. So, ang dami talaga options dito. So, marami kang mabibili na pwede mong ipagkakabit dito. Yes, actually, kahit lahat dito napapalitan, kahit nga gas pack napapalitan. Yes, pating cover. Lahat napapalitan. So, marami mabibili din. At pwede rin siya gawing bobber kung gusto. Bobber nga. Parang magandang tingnan yun, no? Kung bobber type ng R90. Puputulin. Pero yun nga rin, ano? As in, what's good about this bike? Syempre, of the brand. The brand itself. Yun naman din, syempre, minsan binibili natin because of the brand. Mm-hmm. And at the same time, you have many options din pala. Kung hindi ka magsasawa, kasi marami ka pwede ibuting-ting. At na may available. Available. So yun, nice. So yan guys ha, as you can see, if you are the type na simple pero gusto mabangis, this bike is for you also. Kasi simple, retro, classic, pero pag dumaan ito sa daan, mapapalingon ka pa rin, diba? Kaya maraming may gustong bumili pa rin ng bike na ito. And of course, it's BMW. Super thank you MJ for letting me feature your bike. Thank you na at naimbitahan kita dito sa aming garahe. May bago na naman ako may friend at mukhang malamang magra-ride na kami kasama din ni Rika. Anyway, thank you again. Thank you guys for watching. Bye!